Kasama ang buong news team ng ABS-CBN, ako si Karen Davila. Hatid namin ang headline. Lumaong aktor na si Rico Yan, negatibo sa droga at kaunti lang ang alkohol sa katawan, ayon sa autopsy. I don't want to believe you're dead. I don't want to be talking to you like this. Because talking to you like this is confirming that he's gonna go. I didn't even get to see him or to hug him or to say, Rico, I love you so much again. Pamilya, kaanak at daanda ang tagahanga na kiramay sa pagpanaw ng aktor. Exclusive! 7 na aresong Abu Sayyaf sa Zamboanga, kakasuhan na! 4 na araw ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno, ikinalito ng mga empleyado. At ang pagkukugay sa mga alaalang iniwan ni Rico Yan. Walang bakas ng droga at maliit na porsyento lang ng alkohol ang nakita sa mga labi ni Rico Yan. Ito ang pinagtibay ng imbestigasyon ng PNP sa katawan ng aktor. Ang detalye at paliwanag sa autopsy report sa headline story ni Maricar Bautista. Sa autopsy report ng PNP Crime Laboratory, lumabas na 0.07% ng ethyl alcohol o katumbas ng 2 bote ng beer ang natuklasan sa katawan ni Rico Yan. Negatibo sa pinagbabawal na gamot at mga nakalalasong pagkain. Posible anilang 3 oras palang patay si Rico nang matagpuan ito. May hindi patunaw na pagkain sa kanyang tiyan. Batay sa report, acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot ang ikinamatay ng aktor. Walang specific na number of bottles na associated sa bout of pancreatitis. So, it can be a few bottles to a large binge, no? Dahilan din ang pagbara ng bato sa tubong kakabit ng pancreas, ang pag-inom ng ilang klaseng mga gamot at impeksyon. Ayon sa mga doktor, paunahing sintomas ng sakit na pancreatitis ay ang patuloy at matinding pananakit ng sikmura, kung kaya't importante anila na huwag ito basta-basta ipagsawalang bahala. Iba naman ang pananaw ng ilang doktor. So yung acute hemorrhagic pancreatitis, that could be a cause of bangungot? No, it's a non-specific finding. Non-specific, ibig sabihin, it does not necessarily have to be the cause. Ang bangungot raw ay bunga ng irregular na rhythm ng puso at kadalas ay biglaan daw kung ito'y umatake. Batay sa mga pag-aaral, karamihan sa mga namamatay sa bangungot ay mga lalaki mula Southeast Asian countries at nasa pagitan ng edad 20 hanggang 40. Ito raw ay kalimitang namamana. Perhaps if there's a history in the family, it would be good to have yourself screened, you know. And screening may not even also assure that the diagnosis will be met. Maricar Bautista, ABS-CBN News. Pero may autopsy report man o wala, hindi kailanman nagduda ang pamilya Yan kay Rico. Alam nilang malinis ito sa droga. Samantala, 2 church service naman ang inialay kay Rico kanina, isang Protestant at isang Catholic. Gayun din nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon ang ina ni Rico. Alamin natin ang mga huling kaganapan sa La Salle Green Hills Chapel mula kay Linda Humilia live. Karen, katulad ng napakaraming taong nabigla sa pagkamatay ni Rico Yan, hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala ang kanyang inang si Mrs. Tita Yan sa maagang pagpanaw ng batang aktor. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang anak ay humarap sa publiko si Mrs. Yan kaugnay ng isinagawang Protestant Memorial Service kanina na sinunda ng isang Catholic Mass. Isinalaysay ni Mrs. Yan ang naging karanasan ng pamilya mula nang magsimula maging artista si Rico hanggang sa sumikat ito at maging bukang bibig sa buong bansa. Anya, hindi perpektong anak o tao si Rico, pero nagawa nitong manatiling mapagkumbaba at di apektado ng kanyang pagsikat dahil sa mahigpit na paniniwala at pananalig nito sa Diyos. Pero ayon kay Mrs. Yan, may buting na idulot ang maagang pagkamatay ni Rico. Rico's death brings healing, anya. Things that are not right are suddenly right. Ganun man, hindi na sinabi ni Mrs. Yan kung ano ang mga bagay na naitama o nagawang tama dahil sa pagkamatay ng aktor. Formal namang natanggap ng pamilya Yan ang autopsy report kay Rico. Pero ayon sa kanyang kapatid na si Bobby, wala nang bago dito dahil noon pa man ay sigurado na sila na walang masamang angulo hinggil sa pagkamatay ng kapatid. Umaasa ang pamilya na sa pagpapalabas ng official autopsy report, matitigil na ang masasamang espekulasyon sa sanhi ng pagkamatay ni Rico. Well, definitely. Even before the doctors opened up my brother, we knew there's nothing
going to be bad about it. We just wanted to make sure what his cause of death was, but whatever other people are saying, even before the doctors opening up my brother, we knew it was not that. Patuloy naman, Karen, ang pagdating ng mga kaanak at kaibigan ni Rico at ng buong pamilyang yan dito sa Lasal Green Hills Chapel. At kapansin-pansin na maaliwalas at magaan ang kanilang mga kalooban sa kabila ng kanilang pagdadalamhati. Para bang bagamat mabigat ang kanilang kalooban sa pagkawala ng isang minamahal, ay magaan naman ito dahil sa paniniwalang nasa mabuting kalagayan na si Rico. Karen? Linda, para sa ating mga televiewers na nais bumisita dyan sa Lasal Green Hills, yung mga fans ni Rico, meron pa bang schedules na sinusunod at hanggang kailan na lang maaring bumisita? Katulad ng dati nang sinasabi ng pamilya Karen ay 8 to 5 ang oras na inilaan para sa fans at mula alas 5 hanggang gabi or hanggang umaga na I suppose ay para naman ito sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya. Karen. Maraming salamat. Linda Humilia nag-ulat live mula sa Lasal Green Hills. Bakasyon at pahinga ang sadya ni Rico sa Palawan noong Semana Santa. Pero kasabay ng kalungkutan sa paggunita ng Biyernes Santo, ang pagbawi sa buhay ng aktor ng kanyang lumikha. Balikan natin ang araw na yon. First time ni Rico yan magpalawan. Dumating dito Martes Santo kasama ang best friend na si Dominic Ochoa at tatlo pang iba. Vacation trip, Holy Week vacation. Saan ba yung pupuntahan natin? Puerto Princesa, most likely island hopping, Honda Bay, and siguro we might stay for a while in Dos Palmas. Unang punta na uwi sa huling biyahe ni Rico, Biyernes Santo. Ako naman ang papuntang Palawan, hindi para magbakasyon, kundi para sunduin ang mga labi ng aktor. Sa Puerto Princesa Airport, nakaabang na ang ama at kapatid ni Rico. The sister Geraldine called me. Uh-oh. And then Dominic apparently called her. Uh-oh. And my sister called me and told them that Rico's in the hospital. Ayon kay Dominic, nagkasiyahan at nagkantahan pa ang mga bisita sa Dos Palmas. Pasado alas 2 ng umaga, bumalik sa cottage si Rico. Alas 6 ng umaga, narinig na umuungol ang aktor pero di ito pinansin. Alas 9:30, ginigising siya ni Dominic. He went up to his loft and... Anong oras ito? The wake-up call was 9:30, yeah. 9:40 I think. Then when I went up, he was... Nainigas na siya eh. Oh, okay. Inigas na siya We couldn't do anything about it. We tried our best. Yeah. Sabi ng doktor, arrested na daw siya for how many hours. Itinakbo si Rico sa Palawan Adventist Hospital. Halos lahat doon gulat na gulat. Pati mga kapamilya, hindi makapaniwalang wala na si Rico. 10:45 ng umaga, idiniklarang patay si Rico yan. Wala siyang kaaway, hindi sakitin na tao si Rico eh. Oo, sakitin. Sakitin na tao si Rico. So, we're here for him. Ang oras ngayon, it's 5 o'clock in the afternoon at ang ginagawa natin ay susubukan na natin, bali iuuwi na natin ang bangkay ni Rico yan sa eroplanong ito. Tinitingnan nila kung kayang maisakay sa eroplanong to. Malungkot ang biyahe pa Maynila. Pauwi na ang walang buhay na si Rico. He was a good son and we're proud of him. I can only just probably commend his soul to our Lord Jesus Christ. Tulala noon si Bobby, kinakausap, nilalambing ang kapatid. Pagdating sa Maynila, nag-aantay ang inulilang ina at kapatid na si Geraldine. Kaagad dinala ang mga labi ni Rico sa Arlington Memorial para ipa-autopsy. Dahil nga bugbog sa trabaho, tiniyak ni Rico na mag-i-enjoy sa kanyang bakasyon sa Palawan. Marami siyang pinag-aabalahan sa resort. Alamin natin ang kwento ng mga taong huling nakasama ni Rico sa Palawan sa ulat ni Alex Santos. Walang ibang ginawa si Rico sa Palawan kundi magbakasyon. Webes pala na umaga, nag-diving siya sa Honda Bay kasamang dive master ng Dos Palmas, si Dominic Ochoa at ilang kaibigan. Ano kami fish feeding, yung tuwang-tuwa siya.
Tapos may kinuha din kaming cushion starfish. Kinuha niya, gulat niya siya kasi first time niya makakita nun eh. Matapos mag-diving, ginugol ng grupong bumaghapon sa pag-a-island hopping. Dinala sila sa puting buhangin at doon tandang-tanda pa ni Renato Dugmok na masaya nagluto si Rico para sa kanilang kakainin. Dating namin doon sa isang talagang nakikita namin talaga masaya sila eh. Pag sampa ng speedboat doon sa isla, sigawan pa kasi yes, ganito eh. Masaya talaga sila eh. Kinagabihan, nagpalipas oras ang grupo sa isang kantahan. Inamin ng bartender doon na umorder sa kanya si Rico ng beer. Pero nilinaw niya, hindi marami ang ininom ng aktor. Tinanong ko kasi kung ano yung last order na dahil 1 o'clock na ng madaling araw. Wala na, water na lang for limang water, yun lang. Pasado alas 2 nang umuwi ang grupo sa cottage na ito. Sina Dominic at Jana Victoria ay natulog sa baba at isa pang taga token text. Si Rico na may mag-isa sa taas. Nasa mid siya ng portion ng bed, then medyo naka-side ng konti yung head niya. Tapos medyo naka-slant ng konting kanyang kamay na left. Ay, naka-straight na naman yung hand niya. Tapos bali yung kanyang blank is naka-mid lang sa body niya. Arrested na to. So immediately, binaba namin sa floor. Nagbigay na ako kaagad ng mouth-to-mouth breathing. We were doing a 2-man CPR. Alex Santos, ABS-CBN News. Madamdamin ang pamamaalam kagabi ni Claudine Barreto kay Rico, kasintahan niya ng 4 na taon. Umaasa naman ang ina ng aktres na makakabangon ang anak sa trahedya ng naudlot nilang pag-ibig. Narito ang exclusive report ni Mario Dumawal. Sandigan ni Claudine ang kanyang pamilya nang una niyang makita si Rico mula nang bawian ito ng buhay noong Biyernes Santo. Mahigit isang oras siya sa burol ng kasintahan, tumatangis pa siya nang umalis. Kasama ang kapatid na si Marjorie at asawa nitong si Dennis Padilla. Awang-awa si Ginang Inday Barreto sa sinapit ng anak. I told her if only I can have her heart and ease her pain as a mom. Pero mahirap eh, Mario. I think she has to be given time to grieve. And, to heal probably. I wanted her to see Rico and realize no matter how painful that he is gone, but that his memories will always be there for us too. Minsan, Anya, ay mahirap tanggapin ang itinakda na may kapal. There are no words to really describe their pain, but I can very well feel it myself. Because Rico has been a part of our family for 4 years. 4 years is a long time. Sayang. God has his ways. Ibinuhos na ni Claudine ang kanyang hinagpis sa pagyaon ng kasintahan na ayos na anya nila ni Rico ang anumang tampuhan nila sa isa't isa. I didn't even get to see him or to hug him or to say, Rico, I love you so much again. When he gets back, he's not prepared. Akbang-usap kayo. Hindi, wala nang usapan. Basta we'll just have to think now, separately. Okay. Basta when he gets back, everything will be okay na daw. Bukod sa pamilya, umaasa ang kanilang mga kaibigan na matatanggap ni Claudine ang itinalaga ng Diyos. Dito lang kami parati, Clau. Stay strong. Dito lang kami. Basta hindi namin pababayaan. We love you so much. And, alam ko kung bakit, anong purpose, kung bakit nangyari ito. Huwag siya mag-alala, aalagaan ko si Claudine. Ngayon yung huling bilhin niya sa amin. Pinakamasakit marahil na hindi na pwedeng buhayin muli ang relasyong matagal na inalagaan. Pero buhay si Rico sa puso't isip ni Claudine. All I can do now is pray. And honestly, I don't know if I'll be okay or if I'm ever gonna be okay. But I know Rico will help me. I know that God's there and I have wonderful friends and I have a wonderful family. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Susunod sa headlines. Kasi he wanted time to pray and to reflect. And sabi niya, to pull my life together. Ang paring kaibigan at katwang sa suliranin ni Rico yan. At mga arestadong Abu Sayyaf sa Zamboanga iniharap na sa piskalya. Exclusive. Yan ang babalikan ng ABS-CBN Headlines. Asul na
na pulpura sa mga bombong itinanim sa Metro Manila at Provincia Chok o Tisa lang. Cartographic sketch ang apat pang suspect sa bomb scare inilabas na. Pag-aresto sa kanila inaasahan ngayong Linggo. Kita ng Abu Sayyaf sa kidnapping for ransom, napupunta umano kay Osama Bin Laden ayon sa intelligence report ng FBI. Dumalo ang NBI, DOJ, SEC at PSP sa seminar ng FBI sa Financial Investigation on Terrorist Financing and Money Laundering. ACC Mall nasunog sa General Santos. Kasunod ito ng pagkaabo ng Kimball Plaza. Extortion o pangingikil iniimbestigahang anggulo sa mga sunog. Bukod sa pagiging premyadong aktor, kilala rin sa iba pang larangan si Rico Yan. Matinik nga raw siyang negosyante at higit sa lahat, kilala sa pagiging bukas niya sa mga nangangailangan. Narito ang exclusive report ni Jim Castaneda. Para sa ama ni Rico at sa kanyang kuya Bobby, tila isang masamang panaginip lang ang pagpunta nila sa Palawan para sunduin ang mga labi ng aktor. I'm in denial, probably not, whatever you call it. But I only take solace in the Lord. I give back the glory to God. I praise God, whatever happened to my brother. Because only the Lord knows what His plans are for my brother and for this. So that's the only thing that's keeping me going. Well, it was the longest journey I ever took all my life. Napakahirap, napakahakti na alam mo kakaunin mo ang lalalabi ng isa mong imahang anak. Bagamat nangungulila sa anak, masaya pa rin ang ama ni Rico at naging makabuluhan ang 27 taong inilagi nito sa daigdig. Nagpupunta raw si Rico kahit sa mga liblib na baryo para maghanap ng mga scholar para sa kanyang Pinoyan Foundation. Mismo ang 2 anak ng kanyang bodyguard na si Jojo, pinapaaral niya. Yung pangako niyang pagtatapusin yung mga bata, lalong-lalo na yung panganay. Walang iwanan. Matatandaan niya, di ba? Sabi mo, walang iwanan. Pero bakit mo kami iniwan? Binigyan niya agad ng 50,000 piso ang yayang si Wilma nang malamang may cancer ang ama nito. Sa tanay, bibiling lote. Talagang balak niya, biglian kami, bawat isa sa amin. Drivers, kuya Joe, saka apo. Tapos, sa gitna, bahay niya. Mula sa kanyang kita sa Orbit, nagdo-donate si Rico sa Bantay Bata Foundation. Maging kanyang mga business partner, believe sa likas na galing ni Rico sa pagnenegosyo. He was saying, there's nothing sure in business. It's like, sometimes the first 3 years, talagang loss yan. But you should hang on. Bagamat maagang lumisan, natupad pa rin ni Rico ang kanyang misyon. At narating ang tugatog ng tagumpay bilang aktor, bilang negosyante at bilang youth leader na bukas ang pusong tumulong sa mga nangangailangan. Jing Castaneda, ABS-CBN News. Isa rin sa nagsilbing gabay at matalik na kaibigan ni Rico si Father Carmelo Caluwag. At bagamat pumanaw na ang batang aktor, walang balak itigil ng pari ang nagsimulang misyon ni Rico. Narito ang report ni Mon Ilagan. Nagkakilala si na Father Carmelo Caluwag, isang atinista, at si Rico Yan, isang artista at dugong lasalista noong Pebrero, nakaraang taon sa anibersaryo ng EDSA. Pareho sila ng misyon, magsilbi sa kabataan, hanggang sa naging spiritual advisor ni Rico si Father Caluwag. Magaang daw kasama si Rico, masayahin at totoong tao, kung kaya't noong Biyernes Santo di matanggap ni Father Caluwag ang balitang pumanaw na si Rico. Pero hindi lamang daw kabataan ang misyon ni Rico, isa lamang itong panimula sa kanyang pagtungtong sa public office. Gayong ang pamilya Yan ay aktibo rin sa politika. He would have been our president. And ito yung mga tao na hindi ito lang galing sa show business or ano, pero ito yung mga tao na very involved sa socio-political affairs ng bansa natin. Bago tumulak patungong Dos Palmas, paalam ng aktor, tutungo siya sa Palawan para magdasal. At pangako nito sa pagbalik niya, isa na umanong bagong Rico. Excited siya kasi he wanted time to pray and to reflect. And sabi niya, to pull my life together. Subalit sa kanyang pagbalik, hindi ngiti at masiglang aktor, kundi isa ng malamig na bangkay. I just broke down and cried. Tapos sabi ko kay Rico, Rico, pangako ko sa'yo, I will continue your dreams and hopes. Di man matanggap ni Father Caluwag, masaya naman daw si Rico sa kanyang pagpanaw. Para kay Father, tuloy ang misyon ni Rico para sa mga kabataan. Rico died a happy man. Rico died believing in God. Marami ang hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagpanaw ni Rico.
Ang tanging konsolasyon na lamang ay na rin kay Father Caluwag. Si Rico Amano ay namatay ng handa at nagawa niya ang mga dapat niyang gawin. Moni Lagan, ABS-CBN News. Iniharap na sa piskalya sa Zamboanga ang 7 na arestong Abu Sayyaf. Ni Rico yan ang matinding sikat ng araw at binaliwala ang 3 oras na pila. Masulyapan lamang sa huling pagkakataon ang kanilang iniidolo. Hindi ako naniwala nga patay si Rico yan. Tapos pagdating ko sa Olongapo, bumili kami ng yung dyaryo. Diyan na ako naniwala. Idol po namin siya kasi mabait siya at intelligent. Pagpasok pa lamang sa kapilya, hindi na iwasan ng ilan ang maging emosyonal. Marami pa rin ang nanghihinayang. Parang kasi nung kailan lang parang lagi pa siya napanood sa may sa may MTV na yung mga ganun-ganun. Oo, yung ang gulo-gulo niya sa MTV, parang hindi pa na ako naniniwala. Naantig ang puso ng pamilya ni Rico yan sa ipinakitang pagmamahal ng mga tagahanga. Pero hindi makakalimutan ng pamilya yan ang pagpunta ng 9 na taong gulang na si Joanna Innocencio. Biktima siya ng cerebral palsy. Malaki pala ang naitulong ni Rico sa bata para makalabas sa ospital. Naka-discharge na kami noon ng 1 week. Tinawagan kami ng manager niya. May iniwan daw si Rico na 10,000 sa opisina. Pero mula nang malaman na sumakabilang buhay na si Rico, nawawala na ng ganang kumain si Joanna. Masaya-masaya yung anak ko. Yung parang siya ang buhay. Nakikiusap ang pamilya ni Rico yan na huwag naman daw sana tumili o di kaya'y magpa-picture sa mga artistang nasa loob ng chapel. Paggalang lamang ang kanilang hinihingi mula sa mga tagahanga para sa yumaong aktor. Catherine De Castro, ABS-CBN News. Puno ng dalamhati ang programang Magandang Tanghali Bayan. Pilitin man nilang pasayahin at bigyang aliw ang kanilang mga taga-subaybay, hindi madaling malimutan ang alaala ni Rico, kapamilya ng ABS-CBN. May report si Charo Lugarta. Gusto ni Rico nakaputi ang lahat ng mga kaibigan at mahal niya sa buhay kapag namatay na siya. Kaya ito ang ginawa sa Magandang Tanghali Bayan. Sabi niya, ay ako gusto ko mga naka-white, tapos naka-beige, tapos nagre-red wine. Gusto ko yung masaya, sabi niya. Gusto pa nga daw niya may techno music, basta gusto niya party. Hindi maitago ang hinagpis. Tahimik at natamlay ang dati-dati masaya at magulong set ng MTV. Damang-dama ang pagpanaw ni Rico. Mamimiss ko yung tuwing umaga. Pag alam niya ang masama ang loob ko. No, may mga sasabi sa akin na, Mama, you look wonderful today. Rico, nung sinabi mo na parang I'm too far, parang Kuya Dick, I wanna reach out. Gusto ko malaman mo, Rico, na ganun lang ako, pero I love you very much. Mahal ko kayong lahat dito. Una kasi natutulog siya, binangungot na siya, ginising ko siya 3 beses eh. Oh. Yung maliit na binigay sa akin sa hukong sabi, kulang yung lalagyan mo, sabi sa akin, ito na lang, kunin mo ito, ibibigay ko sa iyo. Nataka-gentle yun. Eh, kita niyo yung bit-bit kayo lahat ng gamit ko. Natulungan niya ako. Sa likod ng kamera, kitang-kita sa mga mukha ng mga kapamilya ni Rico sa MTV ang hinagpis. He's very, very jolly. Pero pag may gusto kang itanong sa kanya na seryoso, pwede mo rin siya kasapin na seryoso. Everyone here is just trying so hard to it. Parang, ako lang to. Kasi everybody's in the stage of yung parang tatanggapin pa lang. He's one of the few people na I really seeked advice when I had a problem. May sinabi sa akin si Rico na, you know, I think I'll carry for the rest of my life. Pinatigil muna ng mga opisyal ng cellphone company na kumuha kay Rico at sa Waterman bilang endorser ang pagpapalabas ng mga commercial. Nanghihinayang sila dahil epektibo si Rico bilang product endorser. Anila na show must go on. At sa kabila ng dalamhati, ipagpapatuloy ng mga kasama ni Rico sa showbiz ang pagbibigay aliyo. Tiyak, yan ang mas gugustuhin ni Rico. Charo Lugarta, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng ABS-CBN Headlines, mga balitang walang kinikilingan.